At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si Full Chapter 1121. Pero ulit, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa barrage attack na ginagawa nito ni Saturn. So kaya nga dahil dyan ay etong mga higante natin pinagbablock ka agad etong pag-atake ni Saturn. Pero etong si Luffy ay winarningan niya na o binalaan niya etong mga higante natin na mag-ingat dyan sa clone ni Saturn dahil poisonous nga raw yan. At din ay pagkatapos nito ay eto si Luffy buwelo na nga siya, ikot-ikot na ngayon etong kamay niya, sabay-sabi niya nga dyan, aba talagang ayaw tumigil nito ni Saturn, nasabi niyang ganyan. Pero nung aatakihin na ni Luffy etong si Saturn ay biglang nakita ni Luffy etong si Bonnie na nakanika form. Pero although nakanika form etong si Bonnie, pero makikita na pagod pa etong si Bonnie, hindi pa siya ganung makatayo. At so ayan, habang hihinga-hinga at nagre-recover pa dyan etong si Bonnie, ay etong si Saturn naman tuloy siya sa pag-atake. At nung matatamaan na ni Saturn etong si Bonnie ng isa dyan sa mga galamay niya, ay bigla namang sinuntok ni Luffy etong galamay nga ni Saturn dyan. At din, pagkatapos nga nito ay dito biglang lipad na ngayon etong si Bonnie sa naka-recover na siya. So kaya etong si Luffy natuwa, sabi niya nga dyan, aba yan dapat ganyan Bonnie, sabi niyang ganyan. At din, dito nga habang tuloy sa paikipaglaban etong sila Luffy dyan kay Saturn, ay biglang balik nga dito yan kay Dr. Vegapunk na sa kanyang broadcasting. At so dito ay sinabi na nga ni Dr. Vegapunk na malapit na dumating yung araw o yung panahon na kung saan lahat ng sikreto patungkol sa Void Century ay mabubunyag na nga. At ngayon alam na nila na yung technology o yung ancient weapons na ginamit dati para palubugin yung mga continents ay nandito pa, buhay pa nga rin, nag-e-exist pa rin. At dito habang binabanggit ni Dr. Vegapunk yung mga ancient weapon na yan, ay pinakita na nga itong reaction ni Shirahoshi at sa hanga nito ni Vivi. At tuloy pa dito ni Dr. Vegapunk na ngayon pati yung mga rare na mga lahi dahil nga sa uniqueness na katangian tinataglay nitong mga to, pinapatay sila, hinahunt sila ngayon. At dito na nga ngayon pinakita etong si Kuma bilang isang buccaneer. Habang dito naman sa kabilang banda si Marco, naalala niya bigla yung sinasabi sa kanya ni Whitebeard patungkol dun sa Kingdom of Gods. At maliban pa dito ay nasama na nga rin pati nga etong si King bilang isang Lunaria naman. At ipinakita nga rin dito pati etong si Pudding na kabilang naman dun sa tribo nung may mga tatlong mata nga. At so ayan, habang tuloy sa pagbo-broadcast si Dr. Vegapunk ay biglang balik ulit dito yan kay Saturn dahil atakihin niya na nga ng mga galamay niya si Bonnie. Pero dito nga biglang labas ulit si Luffy, sabay sabi niya nga dyan na tumigil na etong si Saturn at sabay biglang sipa dyan nga sa mga galamay ni Saturn ngayon dyan. At yun ay pagkatapos nga nito ay dito salita na etong si Bonnie at ayan nga naiiyak na sa galit etong si Bonnie. At ang sabi niya nga ngayon dito kay Saturn na ang lakas ng loob ni Saturn na gawin yung mga masamang bagay dyan kay tatay niya, kay Kuma. At dito na nga naalala ni Bonnie ngayon yung mga kasamaan nga yung mga ginawa ni Saturn kay Kuma. So dito sabi nga ni Bonnie na ang gusto niya lang naman sana ay mabuhay ng mapayapa kasama etong ang si Kuma saka yung mama niya. So mabuhay sila ng tatlo nung magkakasama ng masaya at ng peaceful lang, sabi niyang ganyan. At eto habang nagsasalita dyan si Bonnie ay dito na nga pinakita etong reaction ni Sentomaru at saka nga neto ni Kim Zero na rin. At so dito tuloy pa ni Bonnie na ang lakas ng loob ni Saturn na sabihin na isa siyang Diyos. Oo, may Diyos, pero hindi ikaw yun, sabi niyang ganyan kay Saturn. At din pagkatapos nito ay dito lang nga pwesto na at buwelo na etong dalawa para atakihin etong si Saturn. At din pagkatapos nga niyan ay biglang atake na etong si Luffy saka nga si Bonnie. At din pagkatapos niya is bam. So dito sinuntok sa mukha ni Bonnie etong si Saturn, habang dito sa kabilang banda si Luffy pinagtatagtag niya ng Gatling gun niya. Eto namang katawan ni Saturn dyan. So kaya naman pagkatapos nito is bam.
So dito wala na, nagkatad-tad-tad-tad na. Itong si Saturn ngayon dyan, so tapyas. Itong mukha ni Saturn, tad-tad na rin. Pati itong katawan niya, butas-butas na rin. At may kita nga na itong mga pirapiraso ni Saturn, nagkakandahulog niya dyan sa karagatan. At so pagkatapos niya, ay dito si Gawa na ngayon. Itong mga higante natin, tuwang-tuwa sila. At pati, itong si Luffy, tuwang-tuwa na nga rin. Tawa siya ng tawa dyan. Sabay biglang sabi na ang galing nilang dalawa ni Bonnie. Na blown away talaga nila si Saturn, sabi ng ganyan. Habang sa kabilang banda ay eto nga si Bonnie, iyak siya ng iyak na yun dyan. Pero eto, si Bonnie nakanika form pa rin nga siya dyan. Pero eto nga, habang tuwan-tuwa na dito etong sila Luffy, biglang napansin ang mga higante natin etong si Sunny, yung barko nila Luffy, malapit na nga raw maglanding, sabi nilang ganyan. At so ayan eh, malapit na magsama-sama etong Straw Hat Pirates natin. Pero habang nahuhulog na nga dito etong si Sunny, ay balik ulit dito yan kay Dr. Vegapunk sa kanyang broadcasting. At dito ay sinabi na nga ni Dr. Vegapunk na etong si Goldie Roger, 25 years ago ay namatay na nga yan. At sinundan na neto ni Whitebeard. At ngayon sa pagkamatay ng dalawa na to, ay dito na nga raw napasa at nabuksan na yung panibagong era. Pero masasabi na etong mga individual na to, sila talaga yung pinakamalapit at yung nakakaalam sa katotohanan nangyari. So tuloy pa dito ni Dr. Vegapunk na coincident lang daw ba to? Oh, talagang etong si Goldie Roger, sinadya niya yan. Talagang sinet niya in motion etong pangyayari na to. At dito na nga ibinalik ngayon etong famous line ni Goldie Roger na sinasabi niya nga na yung kayamanan niya, lahat ng yan, iniwan niya dyan nga sa may karagatan. Kaya kung sino makakakita dyan o makakatagpo dyan, sa kanila na yun lahat, sabi niyang ganyan. So kasama na nga dyan syempre etong ang One Piece treasure natin. At so kaya naman dahil dyan ay dito tuwang-tuwa na itong mga pirata dun sa may Pirate Island. At sabi nga nila dito, maganda, gusto nila itong naririnig nila dyan nga kay Dr. Vegapunk. At ngayon hinihintay na nila si Blackbeard kasi nga gusto na nilang maglayag at hanapin yung One Piece treasure na yan. Habang sa kabilang banda sa Cross Guild naman, ay dito pinakita na nga rin itong si Mihawk at saka nga itong si Crocodile. Pero tahimik lang itong dalawa na to na nakikinig. Habang dito naman sa side ng mga Marines natin ay nagpapanik na nga sila. At ang sabi nga nila dyan na dapat ay kumilos na sila, dapat mauna silang makakita doon nga sa One Piece na yon kaysa maunahan nga sila ng mga pirata na yan. Pero eto tuloy pa ni Dr. Vegapunk, unfortunately itong One Piece treasure na to ay pwedeng hindi mapunta doon sa kamay ng tao na gusto ni Joy Boy na makakuha noon. Kaya nga kung sino man o kung kanino mapunta itong One Piece treasure na to ay nasa kanya yung magiging tadhana ng mundo. So parang etong mga to, yung mga napipisil na maglalaban-laban para nga dyan sa One Piece treasure na nga na yan. Pero kung mapapansin nyo dito, eto nga yung misteryosong lalaki na napag-uusapan nga ngayon, na parang si Shanks. So ayun si Shanks, nandito sa taas pero parang may katulad nga siya dito. But then ayan eh, bago ko makalimutan, na etong si Emmett, habang nakikipaglaban si Luffy kay Saturn, ay eto stationary pa rin siya dyan nga sa harap ni Valkyrie at saka nga ni St. Jupiter. So wala pa nangyayari dito sa pagitan naman ni Emmett saka nga sa dalawang elders natin dyan. At na pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang itong si full chapter 1121 natin. At so ayan eh, medyo maangas-angas din itong chapter na nga na to. Pero ayan, kung meron kayong mga reaction o comment patungkol dito, ay pwedeng-pwede nyong iwan yan dyan sa baba. At ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like kung matripan nyo. So yun na naman. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.